Jody Santa Maria at Su Ramirez. Dama ang mga karakter nila sa The Broken Marriage Vow. Talagang kinilala ni na Jody Santa Maria at Su Ramirez ang mga karakter nila sa papalapit na seryeng The Broken Marriage Vow. Kaya naman can relate sila sa mga aksyon at damdamin ng mga ito. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Malapit na lumabas ang pinakaabangan na seryeng The Broken Marriage Vow na pinagbibidahan ni na Jody Santa Maria, Su Ramirez at Zanjo Marudo. Philippine adaptation ito ng sikat na British drama series na Dr. Foster. Mukhang intense talaga ang mga eksena rito, kaya naman inihahanda na ni Su na mabash siya dahil sa karakter niya bilang other woman. Nananawagan ako sa lahat, kalma lang po tayo. May pandemic ngayon, biro ni Su. Huwag masyadong manggigil sa akin. Pero okay lang sa akin, tatanggapin ko lahat. Hindi ako para pigilan sila sa mga nararamdaman nila at gigil nila sa mga karakter na gagampanan namin sa The Broken Marriage Vow. Sasali pa ako mang bash. Walang kaso kay Su kung mangyari man iyon, dahil ibig sabihin lang ay epektibo ang pagganap niya sa karakter niya. Sa totoong buhay, hindi ako natatakot na mabash kung ang basehan naman ay karakter. The more na mabash ako, the more na magpapasalamat ako sa mga tao kasi at least na-appreciate nila yung ginagawa ko sa karakter. And alam naman na siguro ng mga tao yan. Alam ko naman na pag binabash nila ako, ang binabash nila si Lexi pero hindi si Su. Gagampanan ni Su ang karakter ni Lexi, ang homewrecker sa kwento. Si Lexi Lucero ay isang babae na nagmahal at hindi niya inaasahan na magiging ganun yung takbo ng mga pangyayari sa buhay niya pagkatapos niya magmahal, pagpapakilala ni Su kay Lexi. Medyo may bad side din yon kasi feeling niya lahat ng bagay kaya niyang gawin at kaya niyang kunin. Ipaglalaban niya talaga yung alam niyang para sa kanya. Inintindi talaga at kinilala ni Su si Lex, kaya naman naiintindihan niya ang motibasyon nito at dahilan sa likod ng mga desisyon nito. Actually, hindi ko nga makonsider na kontrabida role ito eh. Ayokong i-consider na kontrabida si Lexi, kasi ganun ko kakilala yung karakter. Alam ko yung heart, alam ko yung mind, alam ko na hindi siya masamang tao, paliwanag niya. Complex ang role na ito, kaya naman excited na si Su sa kanyang bagong challenge. Kailangan hindi ka mag-judge pag tumanggap ka ng ganito. So maraming salamat sa Chance Dreamscape at sa ABS-CBN at sa mga bosses ko. Wala akong pagdududa sa paggawa ng project na ito. I'm really grateful, Ania. Sa totoong buhay ay hindi sang-ayon si Su sa ginagawa ni Lexi. Personally, as myself, ang mali ay mali. At alam natin yon. I really cannot say so much because I really don't have the experience for it. Paliwanag niya. Pero bilang sa sarili ko, alam ko yung tama sa mali. And when it's time to turn your back on something is wrong, then you have to do it. Because there is no right way to do something wrong. Sa kabila nito ay naiintindihan rin ni Su na maraming dahilan sa likod ng mga ganitong desisyon. Ipagtatanggol ko talaga si Lexi kasi there are other women who are also victims. Hindi naman sila lahat masama dito. You have to understand where they are coming from. Why they do the things that they do, dagdag ni Su. Dapat maunawaan nila na I think Lexi is also a victim. Victim of flowery words, of broken promises, nakita ko talaga na victim dito si Lexi. Madami siyang maling choices, pero naiintindihan ko yung mga choices niya kasi nga may factors. Makakatapat ni Lexi si Jill, nagagampanan naman ni Jody Santa Maria. Siya ang legal na asawa ni David, nagagampanan naman ni Sanjo Marudo. Gaya ng kwento ni Su, na-challenge rin si Jody kay Jill. Malayo ito sa mga ginampanan niyang karakter sa Be Careful With My Heart at Pangako Sa'yo. Sobrang iba. Kasi halos na nangyayari kay Jill internal eh. Minsan may sasabihin siya pero yung words hindi exactly yung nararamdaman niya. Sabi ko nga minsan, she would always speak in riddles. Ang hirap nung galit ka pero nakangiti ka. Kwento ni Jody. Natutuwa naman si Jody dahil may pagkakataon siyang ma-explore ang iba't ibang uri ng karakter. I'm thankful din na yung mga roles na nabibigay sa akin kahit papano yung magkakaiba talaga sila. So ang daming pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng laruin, dagdag niya. Ipinakilala ni Jody si Jill bilang isang taong lubos na nasaktan, kaya naman kung ano-ano na ang nagawa niya dahil dito. She was able to do things out of that obsession. Naging obsessed siya sa revenge eh. Kasi ang gusto lang naman niya mabalik ang dignidad na nawala sa kanya, ani Jody. Naiintindihan rin niya ang pinanggagalingan nito. Siguro maaaring posible kasi pagka napunta ka sa point ng betrayal, sometimes hindi ka na talaga logical mag-isip, paliwanag ni Jody.
you are suddenly hijacked by your emotions, and when you are emotional about something, you cannot think logically. Siguro out of yung hurt niya and pain niya, nakagawa siya ng mga bagay na hindi mo iisipin na gagawin na isang doktor na katulad niya. Ang key takeaway ni Jody sa kwento ay ang halaga ng bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay dahil may epekto ito sa iba pang tao. Isang bagay na natutunan ko hindi lang sa karakter ko, kundi sa sera na ginawa namin, is that our lives are moving in the direction of our decisions. Pagbabahagi niya. So whether babae ka or lalaki ka, kung ano yung mga decisions na ginagawa mo sa buhay mo, may direct effect yan sa'yo, sa asawa mo, sa pamilya mo, and it can even go as far as your friends and the people around you. Dagdag pa niya. We have to be wise in making choices and decisions sa life natin. And siguro, isang natutunan ko kay Dr. Jill is that there is always life after a heartbreak. For more showbiz news and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.